Ayun na! I'm back! Alam ko, marami nag-aabang dyan. Okay, ganito yun. Chillax lang tayo. Huwag tayong masyadong ano. Kasi, ano yun eh. Yung style niya, ano eh. Kachipan eh. Masyadong palengke. Dito tayo sa ano. So, pakita natin yung bilbil ko, diba? O, pak. Bilbil daw. Okay. So ngayon, itong video, kumusta na pala kayo mga kadidis ko? Alam ko, stress na kayo. Okay, huwag kayo mag-alala. Hindi ko kaya pababayaan. Ako na yung sasagot sa inyo. Basta, solid tayo ha. Walang iwanan, kaya natin to. Okay, ganito yun. Unang-una, nag-video ako sa Facebook ko. Wala akong channel. Wala akong intention kung ano man na magkapera ako para mag-viral ako, para magkapera. Of course not, kasi hindi ko gawain yon. So, my video is pure. Walang halong kaplastikan. So, wala akong YouTube channel. Dito lang nyo matatagpuan yung video ko, lahat ng post ko sa Facebook account ko lang. Okay, so, okay na tayo dyan. Malinis ako dyan ha. Wala ako intention na magpapaviral ha. Kasi hindi ko kailangan yon. So ngayon, nagme-makeup ako guys. Nagme-makeup ako kasi I'm an actress. Professionalism yon. Kasi turo ng manager namin noon na kung lalabas kayo sa public, make sure na you must be look expensive. So, kailangan namin, parati kami maayos. So, syempre, Facebook is ano public, di ba? So, makikita ako ng, ano, ng buong mundo. So, kailangan kong mag-ayos. So, it's part of my job, profession. Kasi artista ako. Kasi, ang showbiz, guys, is marketing yan. Paano kayo ma-market kung nagmukha kang dugyot, di ba? So, nakasanayan ko yun, kaya nagme-makeup talaga ako. At marami akong makeup. May sponsor ako, Korean yung makeup ko. So, ngayon, ang sabi niya na bakit ako nagme-makeup. Kasi, okay, siya, pinagyayabang niya na hindi niya kailangan mag-makeup. Kasi nagla-live siya, walang filter. Pero, nakikita mo nga, oo, ligtas sana siya doon. Maintindihan natin siya na kaya pangit siya kasi wala siyang ayos, wala siyang makeup, walang filter. So ngayon, nag-makeup siya. Ilalo siyang pumangit. Ano nangyari? So gaya-gaya, 'di ba? O nag-makeup ka, porkit nag-makeup ako. Okay. Sige, accept natin nag-makeup ka eh. So bakit lalo kang pumangit? Baka naman kasi yung ano bang brand ng ginamit mo na makeup? Baka naman makaluma din 'yan. Alam mo, buti pa yung Purinaria. Alam mo yung Purinaria, mas maganda pa yung brand ng makeup nila kaysa brand ng makeup mo. Kasi yung mga patay, nagmukhang buhay. Ikaw na buhay, nagmukha kang patay. O diba, bakit nagmukha kang patay? Dahil siguro dyan sa makeup mo, or siguro, bulok ka na talaga. Pabulok ka na, te. Kaya, lumalabas talaga kahit anong taplak mo dyan sa foundation ba yung gamit mo o kalburo. Kasi iba eh, iba yung dating. Basta para sa akin, syungit talaga. As in, pangit ka talaga. Okay. Diba? Oh. Sorry ha, guys. Hard ako ngayon. Pero relax pa rin naman. Iniisa-isa ko lang. Okay. Kasi gusto niya eh, diba? Ayaw niya. Ayaw niya tumigil. Okay, teka lang ha. Tapos, sabi nga, may sinabi pa siya. Mabaho daw yung bunganga ko. Sorry, marami akong toothpaste. At yung ipin ko, mahal to te, Veneers to. Ang sayo, palitan mo na yung pustiso mo. Kasi sobrang yellow na. Oo. Tapos, halata namang mabaho talaga. Oo, kahit hindi namin nakita sa personal, ang baho talaga. Oo, sa paano babaho yung ipin ko? Eh, ang dami kong toothpaste at maingat ako kasi malandi ako, di ba? Kailangan parati kang mabango. Kailangan parati kang yummy. Kaya hindi ako babaho. Don't worry. At saka ano ba? Alam mo yung pinagyayabang mo na nagbabasa ka?
Okay, basa ka ng basa, pero hindi mo iniintindi yung mga binabasa mo. Tapos pa English-English ka pa. Okay, pa English-English ka. Tapos, pa islang-islang pa na A1. Alam mo yung pag-i-English-English mo. Yung una, pag nagbabasa ka, iintindihin mo. Pag nag-i-English ka, ilagay mo sa lugar. Alam mo yung pag-i-English with proper manners, yung good manners, di ba? Kasi para babagay sa'yo, kasi nag-i-English ka na lang ha, samahan mo na ng manners, good manners, para babagay yung pag-i-English mo. So tapos ngayon, nag-slang-slang ka pa kuno, kaya hindi mabenta, wale. Para kang ano, yung sakyapo, yung mga tumatawag ng pasahero, oo, tunog ngungo, te, nagmukha kang ngungo sa kakaslang mo, sa totoo lang, oo. Oh, tapos ito pa, patapang-tapangan ka, te. Okay, madali lang kasi magtapang-tapangan sa social media. Kasi nasa loob ka ng bahay eh, wala sa personal eh. Hindi naman kita nakikita in person eh, di ba? So madali lang talaga mag-type. Oo, madali lang mag-type na sa loob ka ng bahay, walang makakaalam sa'yo, wala nakakakita sa'yo. So, pindot ka lang ng pindot, oh. Matapang ba ang tawag dun? Alam mo ang tawag sa'yo? Alam mo yung mga lata sa kalsada, yung makikita mong lata sa kalsada, yung wala ng laman. Di ba ang sarap nilang laruin, ang sarap tajak-tajakan, yung parang pinapapatid-patid mo hanggang sa dulo, patid-patiran mo. Di ba ang ingay nun kasi walang laman? Di ba ikaw yun? Yung maingay pero walang laman, ikaw yun. Oo, yun ang tawag sa'yo. Hindi ka matapang, te. Maingay ka lang kasi ikaw yung latang walang laman, kaya maingay. So, ibig sabihin, walang kalaman-laman, te. Hindi ka talaga matapang. Tsaka, alam mo yun, ni Katiting, wala akong nararamdamang takot sa'yo. Bakit naman ako matatakot sa'yo? Saang parte na matatakot ako sa'yo? Bakit? Nakapatay ka na ba? Para matakot ako sa'yo? Sige, pumatay ka muna. Malay mo, baka matakot ako sa'yo. Pero pag wala ka pang record na nakapatay ka, bakit ako matatakot sa'yo? No way. Hindi ako matatakot eh. Tapos, meron kang ano, yung mga yung hindi ko pagbanggit ng pangalan mo. Hindi yan kaduwagan. Tanga ka lang. Kasi yung hindi pagbanggit ng pangalan, why is yan? Nag-iisip ako, di ba? Bakit ko babanggitin yung pangalan mo? Eh, magdidimandahan tayo eh, di ba? Ikaw tanga ka, gulang, di ba? Nag-iingat lang ako. Sige, ikaw lang yun. Kasi magkikita na lang tayo sa finals. Go lang ng go. Hindi ako natakot sa'yo. Natatawa lang ako sa'yo, actually. Tapos, tinan mo, banggit ka ng banggit ng mga pangalan, di ba? Kasi matapang ka ko, no? Ang dami mo ng mga inaaway. Isa-isahin natin. Hindi na mabilang sa dami. Pero, isa lang yung comparison sa kanila, parang isa lang yung lahat ng mga inaaway mo, isa lang yung masasabi ko. Lahat sila professional, lahat sila mayayaman, asinsado, maayos ang buhay, masaya. Kumpara sa'yo, sila lahat successful, mayayaman, pero ikaw, pulubi, nanlilimos. So, hindi effective yung pang-aaway mo. Kasi binibless sila lalo. Tapos ikaw, parang iniiwan ka ng ano, anghel. Diba? Nanlilimos ka na lang. At anong nangyari sa'yo, te? Lahat ng mga inaaway mo, ang gaganda ng buhay. Tapos ikaw pa yung nagtatapang-tapangan, ikaw yung nagtalitalinuhan, pero ikaw yung pulubi, ikaw yung nanlilimos. See? Yan ang difference, di ba? Tapos, ako, alam mo, kung pwede lang talaga akong bumaba sa level mo, te, anytime, anywhere. Kaso, alam mo yung siyempre, mayroon pa rin akong pinangahawakan na medyo, kahit pa paano, may class naman.
kahit nga yung pagpatul o pag patol na rin to, 'di ba? Yung pagpatol ko sa iyo, parang ano na rin to, yung suicide eh, kasi nakakasira ng karir ko to, nakakasira ng pagkatao ko, lalo akong hinihila mo pababa, yung madugtong yung pangalan ko sa pangalan mo. Hilang-hila ako, te. Pababa, te. Hindi paakyat. Pababa. Pa, inihila. Eh, wala na akong magawa. Dinugtong-dugtong nila, eh. Sila yung nagdugtong, sila yung gumawa niyan, eh. Hindi ko naman mapigilan dahil social media. Eh, kung pwede lang nga mag-request, huwag niyo namang idugtong yung pangalan ko sa pangalan niya. Kasi, oh my God, Lord. Parang super duper cheap. Oo. Sa totoo lang. Eh, wala na akong magawa eh. Ito na eh. Sige. Try natin. Malay mo. Diba? Last mo na yan. Diba? Tapos, yung mga, oo, yung mga salita mo na salita na, alam mo, yung mga pagmumura mo, ako, hindi ako nag, hindi, ayoko magmura sa'yo. Kasi, walang ano, hindi enough yung mura para sa'yo. Kung mayroon pang maimbento na salita na more than, yun ang gagamitin ko sa'yo. Kaso, yung pagmumura, parang ano na yun sa'yo, parang mani-mani na lang. So, hindi natatalab yan. Kaya ayaw ko magmura. So, hindi kita sasabayan dyan sa mura mo. Pero ikaw, mura ka ng mura, mga sobrang, kunwari, ano nga pinagsasabi mo, parang yung unggoy, tanga, bobo, pokpok, walang pinag-aralan, kung ano-ano. Alam mo, pag nagsalita ka, habang ginagawa mo yung video, parang kang nanalamin. Oo, parang kinakausap mo yung sarili mo. Tapos, dinescribe mo yung sarili mo. Lahat ng mga sinasabi mo na lumabas sa bibig mo, ikaw yun. Dinidescribe mo lang siya. Kaya inisip, parang, nanalamin ba to? Kasi parang kinakausap niya yung sarili niya. Kasi dinidescribe niya na lahat ng sinasabi niya, siya yun. Oo, ikaw yun. Alam mo, masakit sana siya. Kung totoosin, masakit siya. Oo. Kaso lang, nanggaling sa'yo eh. Kaya hindi masakit. Kung nanggaling sa iba, yung mga profesional, yung mga may kredibilidad, may mga reputasyon sa buhay, tapos sinasabi nila yung lahat ng sinasabi mo, ay, oh my God. Sobrang sakit. Para kang sinaksak. Kaso lang, galing sa'yo eh. Walang value. Buti pa yung Jollibee sa'yo. Kasi yung Jollibee, may value meal. Oh, makakain pa. Lahat ng tao dun pumapasok, gusto value meal. Eh, ikaw, wala kang value, te. Empty. Emptiness. Gets? Oo. Yun. Tapos pa, ulit na lang. Freedom of expression. So, freedom of expression. Kaya ganyan ka, 'di ba? Freedom of expression to freedom of expression kasi binabase mo lang sa sarili mo. Oh. Hindi mo inisip kung ano yung karapatan ng mga tao na inaaway mo, yung mga tao na pinapahiya mo, yung mga tao na inaapak-apakan mo. Hindi mo binasa, te, kung ano yung karapatan nila. Mayroon din silang karapatan sa iyo, freedom of expression. Alam mo ba freedom of expression? Constructive criticism at saka destructive criticism, magkaiba 'yon. Okay lang yung freedom of expression, pasok 'yon sa constructive. Pero kung destructive na 'yan, hindi na pasok yung freedom of expression. Tapos, ang alam mo, yung basahin mo, yung probable cause, pag magdemandahan tayo, hahanapan ka nun ng piskal, ng judge, ng abogado mo, pipirahan ka lang, pero hahanapan ka nun ng probable cause bago ka makasampa ng kaso. Yun ang pag-aralan mo, kung ano yung mga karapatan mo, kung ano yung karapatan nila, kung ano yung mga probable cause na pwede mo siyang madimanda at pwede kang madimanda. Para hindi ka makalaboso, te. Kasi, basa ka ng basa, puro ka freedom of expression. Oh my. Ang babaw. Kaya, no value. Emptiness. Oh, para ka lang nakipag-usap sa hangin. Tapos, ginawa mo. Minensyon mo yung pangalan ko.
pinost mo yung picture ko. Bakit? Mayroon ka bang, ano, mayroon kang permission na i-post mo yung picture ko? Okay. Public figure ako. Celebrity ako. Kahit sino magpo-post ng picture ko. Pero, anong nakalagay dun? Anong nakalagay sa post? Nandun yung picture ko. Nandun yung pangalan ko. Anong nakalagay? Nakakatulong ba sa akin? Nakakaganda ba sa pagkatao ko yun? Diba? Freedom of expression ba yun? Diba? You destroy a person. You destroying a person intentionally. Alam mo ba yun? Intention mong sirain ang tao. Okay. Tingnan lang natin. Sige. Tingnan natin ha, yung katalinuhan mo. Tapos, syempre, nag-iisip pa rin ako. Hindi ako, ito, medyo hard ako ngayon. Pero ganito lang talaga ako. Pero, maganda lang, di ba? Kahit galit ako konti. Oh. Pero, magle-level up pa yung galit ng tao. Eh. Hindi ba naman sobra, di ba? Kasi, ako, alam ko yung sarili ko eh. Kahit papano, may breeding kasi yung parents ko. So, kahit papano, nakakuha ako ng konting talino. Kahit konting talino lang, di ba? Tsaka alam ko sa sarili ko, 100% normal ako. Kasi bakit? Nakakaramdam ako ng hiya eh. Oo. Yung mga tao na hindi nakakaramdam ng hiya, sila yung tinatawag natin abnormal. Kasi bakit? Hindi nila alam eh. Hindi sila aware. Kaya hindi sila nahihiya. Kasi nga, hindi sila normal. So ako, 100% normal ako. Kasi nakakaramdam pa ako ng hiya eh. Makarinig lang ako ng ganito, makabasa lang ako ng ganito. Hahanapin ko na yung rights ko, yung karapatan ko. Baka magdemanda na ako nun. Kasi hindi pwede sa akin yun. Pero ikaw, sa tingin ko, sa mga nababasa natin lahat ng mga bashers doon. Oh my God. Walang taong normal, te. Oo. Walang taong normal na kayanin yun. So, kaya ka tinatawag na baliw. Kasi lahat ng signs na sa'yo eh. Oo, lahat ng signs na baliw na sa'yo. Oo, matapang, tapos iiyak. Matapang, iiyak. Paano? Oh, ako, tapos sasabihin mo, duwag, ganito, ganun. Hindi ako iiyak. Hindi ako kagaya mo. Hindi ako nanlilimos. Hindi ako umiiyak. Buti pa yung ano sa'yo eh. Yung ML, yung mga games na nilalaro nila. Buti pa yun. May level. O, level 1, level 2, level 3, level 4. Ikaw walang level eh. Diretso basement. Oo. Below the ground. Yan ang level mo. Kaya ayoko lumabel sa'yo. Ang sa'yo, libel. Oo, sobrang daming libel. Pero libel, wala eh. Wala eh. Libel. Panalo ka dun sa libel. Sobrang dami. Surti ka lang, te. Say, may ECQ tayo eh. Alam mo kung bakit. Kaya ka dakdak ng dakdak dyan. Kasi hindi pa dumating sa'yo yung supina. Ang supina mo kasi, yung, ano yung, alam mo na yung kaso eh, di ba? Mabigat yun eh. Kaya lang hindi na serve, hindi na dala. Kasi hindi ka taga NCR. Hindi pasok. So, syempre, hindi tayo maghahanap ng technicality. So, kailangan. Syempre, may protocol tayo, hindi makakalabas doon sa lugar mo, hindi mahatid. Kaya, hanggang ngayon, dakdak ka pa rin ng dakdak. Oh. Sabi nga ni Duterte, ni President Duterte, wag muna ngayon. ECQ pa tayo eh. Focus muna tayo sa problema. ECQ. Pagkatapos ng ECQ,
doon na mag kung, busy ngayon yung mga doctors, 'di ba? Mga doctors natin busy kasi ano pa tayo eh, pandemic pa tayo. Pagkatapos na ang ECQT, promise, busy-busy kukulangin tayo ng abogado. Sobrang daming kaso. Isa ka na dun. Promise te. Oo. Yun nga, sinasabi ni President Duterte. May tamang oras tayo dyan. O, tama yun. Kaya nga, ikaw, ante ka na lang. Pag May 15, aruy. Oo. May proper forum dun. Hindi. Social media? Madali lang. Hindi yan, te. Hindi kakatapang yan. Doon ka magtapang-tapangan sa korte. At nandun ako. Huwag ka mag-alala, oo. Ako naman, nagsasalita ako ngayon, alam ko hindi ako perfecto. Luka-luka din ako. I don't smoke. I'm not on drugs. Hindi ako nagsusugal. Umiinom lang ako. At saka, lalaki. Lalaki lang bisyo ko, di ba? O bakit humihingi ba ako sa iyo ng pera? O di ba, sarap kaya ng bisyo na yun? Yun nga, yung... Mayroon kasi tayong mga limitations, eh. Nakakita kasi ako ng away noon. Mm-mm. So, pisikalan kami. O, nagpisikalan kami, eh, ano pa ako noon? Mata-bata pa ako noon. Siyempre, marupok tayo noon. Hindi tayo nag-iisip ng... Siyempre, iba na yung nagmamatured ka, nag-iisip ka 100 times kung tama ba to. Tapos, pagbata ka, siyempre, di ba, parang wala ka iisip kung galit-galit ka talaga. So, nasapak ko siya ng bato sa ulo. Oo. So, 1 week siya sa ospital, na-ospital siya. Hindi na lang siya nagdemanda. Ginastusan, nagpagastos na lang siya for 1 week doon. Alam ko mali yun. Natuto naman ako, of course. Matututo ka talaga sa lahat ng mga lessons mo eh. Tsaka, natry ko rin, nag-overnight ako sa kulungan. Oo. Kasi may kaso ako noon. Pinanindigan ko. Kasi never ako nagsinungaling mula noon pa. Pag nagsalita ako, kung ano man lumalabas sa bibig ko, panindigan ko yan. Oo, panindigan ko yan. Kahit anong mangyari, panindigan ko yan. At hindi ako iiyak kagaya mo. At ano lang kaibahan natin. Nag-survive ako dito sa Maynila. Lahat ng problema hinaharap ko. Ano lang kaibahan natin, te? Hindi ako nang lilimos. Tandaan mo yan. Never kong ginawa yan ng lilimos ako. Kagaya mo. Isa pa. Insecure ako sa'yo. Saan parte sa'yo na may insecure ako sa'yo? Oh my God. Oh my God. Alam mo kung may insecure ako, okay. Hindi ako magbubuhat ng bangko kasi mahirap yon. Ayaw ko rin ma-insecure kasi acceptance yan eh. Kung ano yung meron ka, tanggapin mo yan. Huwag mo ikumpara sa sarili mo sa iba. Kaya hindi ako insecure na tao. Pero, example lang, kasi insecure, okay. Ipalagay ko lang na may insecure ako. Te, doon ako may insecure sa bata. Doon ako may insecure sa fresh. Kasi yun ang bagay na hindi ko na magawa, diba? Pero yung may insecure sa bulok, yung pabulok, oh my God. Hindi ako may insecure sa babaeng menopause. Menopause ka na, te. Bakit ako may insecure sa menopause? Oh my God. Kalukuhan ba to? Comedy ba to? Hindi tayo nagko-comedy dito, ah. Hindi ako may insecure sa menopausal. Oh my God. Nag-inip ka ba? Diba tawa ako ng tawa? Wala lang. Tapos, sasabihin mo, ano yung atraso mo sa, ano yung atraso ko sa'yo? Ah, ano yung atraso mo sa akin? Kaya ako nagsasalita. Kailan ako nagsalita? Kailan ako nagbanggit ng pangalan mo? Kailan ako nagpo-post about sa'yo? Kinakahiya nga kita, tapos magpo-post ako about sa'yo. Tapos babanggitin ko yung pangalan mo? Kailan naman yun? Okay, nandito na tayo. Okay, walang halong plastikan.
Alam mo ba yung atraso mo sa akin at sa buong sambayanan at sa buong DDS? Binabastos mo yung pangulo namin. Binabastos mo yung pangulo ng Pilipinas. Hindi mo ba alam nung presidential election na hindi kami natutulog, wala kaming tulugan. Inaaway namin lahat. Hindi kami natutulog, binabantayan namin. 'Di ba? Lahat ng may mga kaibigan kami noon na hindi na namin kaibigan. May mga kamag-anak na hindi na namin kamag-anak dahil lang sa paniniwala na hindi kami magkapareho. So gusto lang namin manalo si Duterte. Gusto lang namin siya maging presidente. Kasi siya yung pag-asa ng bayan. Siya yung pag-asa ng mga anak-anak mga sa future. Na mabago lang yung Pilipinas. Yung takbo ng Pilipinas. Pero anong ginawa mo? Pinaghirapan namin siya na magiging presidente. Pero anong ginawa mo? Pinagmumura mo lang, binabastos mo lang, tapos tatanungin mo ako kung anong atraso mo sa akin, kung anong atraso mo sa amin. Tanga ka ba? Hindi ka nag-iisip kung anong atraso mo? Gago ka? Binabastos mo yung pangulo ng Pilipinas, binabastos mo yung pangulo namin. Hindi mo alam na sobrang respeto namin at minahal namin yan. Kaya nga kami makipagpatayan dyan eh. Eh, nag-invite ka na mag-revolusyon? Papayagan ba namin yun? Mag-revolusyon ka? Gago ka? Magre-revolusyon ka? Nag-invite ka pa? Ilan kayo? Ilan yung sumama sa'yo? Ilan yung kumampi sa'yo? Alam mo yung mga kumakampi sa'yo? Ang gagawin mo, humingi ka sa kanila ng mga donasyon. Oo. Para sa abogado mo, pambayad ang abogado mo. Promise. Para mayroon naman silang pakinabang sa'yo. Kung sino may yung mga kumampi sa'yo ng mga ilan-ilan lang, at least may pakinabang sila sa'yo, di ba? Humingi ka. Simulan mo na ngayon. Hindi ako nagbibiro. Nakita ko yung affidavit mo, ha? Mm-mm. Buti na lang lahat ng mga nangyayari sa buhay ko. Buti na lang may isa pang magandang nangyari. Na hindi nangyari sa buhay mo. Nung nanalo ako sa Pinoy Big Brother, yun ang isang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Pinakita ko kung ano yung totoong tao. Kung ano yung tingin nila sa akin, kung ano yung impression nila sa akin, hindi ko nahawak yun. Decision nila yun at opinion nila sa akin yun. Ang pinakita ko lang, maging totoong tao. At yan ang wala sa'yo. Maging totoo. Mm-mm. Sa totoo lang. Siguro yung mga lamang loob mo, puro na yan mga plastic. Yung mga plastic na palutang-lutang sa kanal, yun ang nasa loob mo. Plastic. Kaya lumalabas din sa panlabas mo. Puro kakaplastikan. Te, yung manalo ka sa reality show, te, ang tao yung nagboto sa'yo, te, hindi mo maano yun, hindi mo matapatan yun. Nakita mo ba yung mga bashers mo, kung ilang million sila, diba? Ikaw, pinagyayabang mo pa yung scandal mo, ikaw mismo nagpakalat yan eh. Gusto mo mag-viral eh, kasi gusto mong kumita eh. Oo, ito yung style mo eh. Sino bang may channel sa ating dalawa? 'Di ba? Saan ba naka-upload lahat ng videos mo? 'Di ba? Oh, pati scandal mo. Ako, kalkalin mo lahat ng pelikula sa Pilipinas. Kung makakita kayo ng bold movie ko. Ni isa, wala akong bold movie. Sexy star lang ako. Hindi ako bold star. Ha? Hindi kagaya mo. Scandal star na pag pinapanood ka, nasusuka. Okay lang sana kung nalilibugan sila sa'yo nanood. Inasusuka sila eh. Diba? Yan na nang nakakahiya. Nakaka-proud kung nalilibugan sila. Inasusuka sila sa'yo, te. Proud ka? Low. Oh, so mga pangilan-ngilan na mga followers mo,
Kasi 'di ba albularyo ka naman? O siguro naman may nagamot ka na. O may nabintahan ka na ng langis. O ambag-ambag na kayo, tutas sanay ka naman manglimos, 'di ba? O ambag-ambag na kayo. O okay na tayo. Kasi mahaba na 'to. Baka may part 3 pa 'to. Part 4, hindi pa tayo matatapos hanggang hindi matapos ang ano ECQ. Matatapos lang 'to pagkatapos ng ECQ, promise. Kasi ano na ako eh, happy na ako noon. Kasi gusto ko magdala ng popcorn, tapos nasa harapan ako. Oo. Gusto ko manood. Yung parang maglulumpasay ka doon. Oo, maglulumpasay ka sa iyak. Gusto ko 'yun. Magpipiesta kami lahat sa iyo, mag-iihaw kami ng bakat baboy. Oo, kahit wala kaming pera, mangutang kami kasi sobrang nahugutan sila ng tinik kasi you're so destructive, you're so stressful, you're so toxic. Kaya yung mga tao stress sa iyo. Oo, you're not entertaining. You're not entertaining. Oo. You're so destructive. So, okay na tayo, ha? Kailan mag-iisip ako, baka may nakalimutan ako. Kailan, pakita ko muna yung bilbil ko, ha? Saan ba yung mga bilbil ko nakalagay? Ayusin ko muna. Ay, oo, may... Kumusta na nga pala yung mga duwende mo? Di ba may mga alaga kang duwende? Oo. Yung pagkabalahan mo. Malay mo yan ang magpapayaman sa'yo, yung mga duwende mo. At saka, mayroon akong bonus sa mga DDS. Gusto niyo makita ng albularyo, na totoong albularyo, i-type nyo TB5 space to face. TB5 face to face. Hanapin nyo yung pangalan niya. Lalabas yun doon, albularyo. Promise. Never pa akong nagsisinungaling sa inyo, guys. Yes, yan ang bonus ko sa iyo. Sa inyo. Okay, okay na tayo. So, loud and clear. Bitch.